Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa pagmamaximize ng ating feeds na ipinapakain sa ating layers, katulad po ng layer 1, layer 2 at iba pang mga feed rations na binibigay natin from day old pullet up to layer 2. Okay, yung iba meron pang layer 3. Ito pong sasabihin ko sa inyo at papaliwanag ko sa inyo ay base po sa aking experience at maaaring hindi po effective sa inyo, maaari ding contradicting sa inyong management practice, pero ito ay para magkaroon lang kayo ng ibang insights kung ano ba ang ginagawa pa ng ibang farm para ma-maximize ang kanilang pagpapatuka sa manok. Kasi po, alam naman natin na ang presyo ng itlog ay hindi ganun kataas, pero ang demand niya medyo mababa. At nagkaroon pa tayo recently ng malaking problema sa raw materials katulad po ng mais at ng soya. Sama nyo na rin yung pagtaas ng krudo. So kasama na po yun sa mga costing na ating papaliwanag sa araw na ito. So, paano po ba natin po pwedeng i-maximize ang ating feed consumption? Ganito po ang ginagawa namin. So, yung actual feed intake namin on a daily basis, ang ginagawa po namin, every Sunday, nagbababas po kami ng halos 5 grams per bird. O kaya naman minsan, to make it simple, instead na 5 grams per bird per every Sundays, nagbabawas kami ng 1 bag every 6,000 birds. So every Sunday lang yon. Pero binabalik din namin yung original na feed rations niya the following day. So kung umuubos ka ng 10 bags per day, ang ibibigay mo ng Sunday ay 9 bags na lang muna. Pero pagdating ng Monday, babalik din namin sa 10 bags. Depende po sa actual na feed consumption ng ating mga manok. Okay, meron tayong ilang mga factors na kailangan nating sundin at pag-aralan. Una po sa lahat, pag nagbibigay tayo ng feeds, meron po dyang mga feeders. Yung mga ganito po, yan, di ba, tatluhan po yan. So, dun sa mga layers na yon, layers ng mga ating mga cages, iba't iba po ang actual na feed consumption yan. Especially po doon sa gumagamit ng automatic na hopper, kung tawagin natin, o feeder, hindi rin pantay-pantay ang pagkakalagay ng feeds. So, ang gagawin nyo po, every time na bibisitahin ninyo, make sure na papantayin ninyo lahat ng feeds yan sa ating mga feeders. Tapos, kung saan nyo makapal, kukunin nyo po, babawasan nyo po yon. Then, ililipat po ninyo kung saan manipis o kung saan yung may malalakas na manok, malalakas kumain na manok. Sa parampong ito, ibig sabihin, imbis na amagin siya, maluma siya, o kaya ipasaid natin siya ng Sundays, matuka siya nung grupo na malalakas kumain. Kasi ito yung mga magbibigay ng mas maraming itlog po sa atin. Okay, so yun yung number one, yun yung number two. Okay, ano yung una? Ang una po, every Sunday, nagbabawas po ng feeds. Para po, nagbabawas tayo ng feeds every Sundays para ipasaid yung mga matitirang feeds. Pangalawa po, ang gagawin nyo po, pagka nagpatuka kayo, yung makapal, ililipat ninyo kung saan may manipis para ma-maximize ninyo yung feed consumption na sinasabi ko. Para walang masayang. Pangatlo, kung hindi kaya ng ganun, huwag kayong sumunod na on a daily basis ay ganun karami ang ipapatuka ninyo. Tignan nyo po tuwing umaga kung gano'n talaga karami ang natitira. Pwede rin sa late afternoon kung gano'ng kanipis yung feeds. Pero I prefer yung tuwing umaga before the first feeding para makapag-decide kayo kung magdadagdag kayo o magbabawas. Yun po yung pangatlo.
Pangapat naman po, pwede kayong magkaroon ng counting trial and error, pero hindi ko to tulad nga ng sinabi ko kanina, pwedeng gumana sa inyo, pwedeng hindi. Trial and error po, ibig sabihin, iba-iba naman ang nutritional value ng feeds dito sa atin. Iba-iba po yung nutritionist na gumagawa. Pwede kayong magkaroon ng parang semi-trial and error. Pwede kayong mag-trim down ng feed consumption. Tignan nyo kung bababa yung production. Once na bumaba yung production, kailangan nyo ibalik ulit yung binibigay ninyong feed rations on a daily basis. Kasi kung hindi, dire-diretso pong bababa ang production. Panglima po, sa panahon pong ito, pwede nyo pong subukan na mag-force molt na lang po muna. So, yung force molting, medyo mahabang discussion, merong mga issues na kailangang i-address muna bago nyo po ito isagawa. Okay, so, I hope meron kayong napulot kahit konti sa araw na ito para ma-maximize ninyo yung feeds. So, maging open-minded po tayo at huwag po kayong mahiya magtanong sa inyong mga kaibigan. So, ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Good morning po sa inyong lahat and God bless.